maliwanag ba ang tanong ko o pakiharap ko o madilim, lagyan ng ilaw ang lahat ng nadidiliman. This is USCBN Cathedral Channel. Subscribe and don't forget to click the notification bell. Ang sunod nating pag-usapan, mga kapatid, ay ang tungkol sa sinasabi ng Biblia, ang reyna ng langit at lupa. Pahayag, Kabanata 12, Talata 1. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may kurunang binubuo ng 12 bituin. Ipinapahiwatig dito, mga kapatid, na may reyna sa langit at ang reyna na ito ay reyna din sa lupa. Kung may hari sa kalangitan at kalupaan na walang iba kundi ang Diyos, mayroon ding reyna. At ang reyna na ito ay ang mahal na ina. Reyna siya dahil may kuruna siya. Tinawag siyang reyna ng langit dahil sa langit nakita ang kagila-gilalas na tanda at siya ay nararamtan ng araw, na ibig sabihin makapangyarihan. Makapangyarihan dahil ang araw ay simbolo ng kapangyarihan at liwanag. Ang reyna na ito ay liwanag ng sangkatauhan. Siya ang nagliligtas sa atin sa kadiliman. Nakatuntong siya sa buwan, simbolo ng kanyang kaluwalhatian at tagumpay. Reyna siya ng langit dahil ina siya ng Diyos na hari ng langit. Reyna din siya ng lupa dahil bukod sa ina siya ng hari ng sanlibutan, ang ulo niya ay may kurunang binubuo ng 12 bituin. Ang 12 bituin ay nagsisimbolo sa 12 bayan ng Israel. Ang sanlibutan ay binubuo ng 12 bayan ng Israel na ilalim sa pamamahala at kapangyarihan ng reyna ng langit at lupa at ina ng sangkatauhan. Ang reyna na ito ay hindi po Diyos-Diyosan na siyang tinutukoy sa Jeremias, Kabanata 44, Talata 17 hanggang 25. Totoong may reyna sa kalangitan na kasama ng Diyos Ama. Siya ang karunungan na tinutukoy sa Eklesiastiko o Sirak, Kabanata 24, Talata 18. Ina ng dalisay na pag-ibig, ina ng kaalaman o karunungan, at ina ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng patutuong ito, naniniwala pa rin ang karaniwan na siya ay isang ordinaryong tao na kagaya natin. Ang ordinaryong tao po ay masusunog sa araw, pero ang reyna na ito ay nararamtan ng araw. Hindi siya nasusunog. Halos hindi makatitig sa araw ang ordinaryong tao dahil sa init. Ano pa kaya kung lalapitan niya ito? Sa makatuwid, hindi po ordinaryong tao ang reyna ng langit at lupa. Maaring naging tao siya kagaya ni Jesus na Kristo, ngunit langit ang kanyang pinanggalingan. Karapat dapat siyang igalang gaya ng paggalang natin sa kanyang anak na si Jesus at sambahin gaya ng pagsamba natin sa Diyos Ama at Anak. Kung sinasamba natin ang Diyos na hari ng langit at lupa, ganun din naman sana ang reyna ng langit at lupa. Sino sa inakala natin na hari na matutuwa na hindi makukuha ng kanyang reyna ang parehong respeto na ibinibigay sa kanya? Ang mahal na ina ay galing sa Ama at bahagi siya sa pagka-Diyos nito. Mabasa yan sa Juan Kabanata 15, Talata 26. Ganun din naman ang anak na si Jesus. Ang reyna ay may kapangyarihan sa kanyang nasasakupan na kaharian at ang kaharian niya ay ang langit at lupa. Ilalim sa kanyang kapangyarihan ang kalangitan at kalupaan, kaya ang lahat ng mga nilalang sa langit at sa lupa ay maninikluhod sa kanya. Sa tipikal na pamilya sa lipunan ng mga tao, ang ina ang siyang ilaw ng tahanan. Ganon din naman ang reyna ng langit at lupa.
Siya ang ina na nagbibigay liwanag sa kanyang mga anak dahil siya ang tumatayong araw nating lahat. Sino nga ba ang nagsabi na ang mahal na ina ay reyna ng langit at lupa? Ang Diyos mismo ang nagsabi. Bukod yan, ang reyna ng langit at lupa ay siya rin ang bagong Eva, New Eve, na siyang nag-angat sa dignidad ng mga babae. Kung si Eva noon ay natukso ng ahas na siyang dahilan ng kanyang pagkatalo at naagaw ang kanyang korona bilang reyna ng paraiso, ang bagong Eva ngayon ay tagumpay laban sa dambuhalang dragon. Mabasa yan sa Pahayag, Kabanata 12, Talata 8. Ang ahas at dragon ay iisa. Siya ang diablo na dumaya sa buong sanlibutan. Mabasa yan sa Pahayag, Kabanata 12, Talata 9. Sa makatuwid, kung si Jesus ay ang bagong Adan, na mabasa sa Unang Korinto, Kabanata 15, Talata 45, na nagtagumpay laban sa ahas. Ang mahal na ina naman, ang bagong Eva, na nagtagumpay laban sa dragon. Ang Panginoong Jesus ay ang prinsipe noon, na mabasa sa Isayas, Kabanata 9, Talata 6, na naging hari ng mga hari ngayon dahil sa kanyang tagumpay sa krus. Ang mahal na ina naman ang reyna ng langit at lupa dahil sa kanyang kababaang loob at masunurin sa utos, na mabasa sa Lukas, Kabanata 1, Talata 38. Matagumpay nilang nagampanan ang kanilang gawain at tungkulin, at ngayon nakaupo sila sa trono katabi ang Diyos Ama.